Hi everyone, and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Hindi mo ilalagay yung sarili mo sa sitwasyon na yun hanggat hindi mo yung nararanas. So for today's video, gusto ko lang na mag-share tayo for this vlog. Actually, hindi ako lumalabas. It's been a week since hindi ako lumabas. So here's the reason why. Siguro nakita niyo naman dyan sa title sa baba na this is about COVID. Marami sa inyo ang nagme-message sa akin, especially my friends. They are looking after me. Hinahanap nila ako kasi it's been a week na hindi ako nagpapakita sa tropa ko. And it's unusual, very unusual para sa akin. Kasi alam nila na galang-gala ako palagi and lagi talaga ako lumalabas. Siguro sa isang buong weekend, parang 8 hours lang ako nasa bahay or 8 to 12 hours lang ako nasa bahay. Pero mostly ng mga oras ng mga weekends, lahat nasa labas ako. Either kasama ko yung mga katropa ko, yung mga kaibigan ko, naglalaro kami, kumakain kami, and alam nyo na, nagiinom. Yeah. So for today's video, yun nga, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. If you guys know, I have been working for a private hospital last year. I've been there for 2 years and nag-resign ako ng October 14, 2020. Dahil I have some issues na rin regarding sa COVID. Hindi ito pag-alis dahil sa pagtalikod ko sa obligasyon ko bilang isang nurse. Pero pagtalikod na rin dahil safety ko na at saka safety na rin ng family ko yung nakasalalay. So ngayon, naka-quarantine kami up until now. Naka-quarantine kami. So today is March 27. March 27, 2021. Naka-quarantine kami since last week dahil nagkaroon kami ng problem dahil na-swab kami. For me, ngayon ko lang na-experience yung total quarantine period on where you cannot go out and hindi ka talaga makaalis kasi hindi mo alam kung positive ka ba or hindi sa COVID. As you all know, or kung hindi nyo pa alam, alam nyo na ba kung ilang beses na akong na-swab? So all in all, ang total swab ko ay... Hulaan nyo muna, i-pause nyo muna tong video na to, then comment down below. And before we proceed, do not forget to like, comment, share, and subscribe. Siyempre, huwag mo kakalimutan yun bago ko ituloy yung kwento ko. At yeah, hopefully, ma-reach natin yung 1,000 before my birthday. And yung watch hour natin na 4,000 hours. So yun. So yun nga, if natuloy mo ito nung video na to, ang total number of swabs ko, including yung mula nung nagtatrabaho pa ako sa hospital, up until this time, ay tumataging ting na... Tadaan! 13 swabs! God, hindi nyo alam kung gano'n na kasakit yun for dun sa mga naswab. So 13 times na akong naswab. And yung 12 doon, negative. Yung pang 13, I'm still hoping na sobrang mahal ako ni Lord na wala. Na walang, na negative din. Kasi sa mga kapatid ko tsaka sa mami ko, lumabas na negative. Kasi nagkaroon kami ng symptoms. Ako kasi, I have a known case of underdeveloped frontal sinus. Kaya sobrang worried ako and hindi namin alam. As in, totally umiyak ako kasi I thought na sa akin galing, na baka sa akin galing yung symptoms na meron yung kasama ko sa bahay. Kasi ako lang naman yung pumapasok sa trabaho everyday. Ako na lang yung nag-work from on-site dahil dala na rin ng trabaho. Kasi nagre-review pa ako for my licensure exam. Kumukuha pa rin ako ng
two licenses. So yun. Thankfully, sa pinaka-morbid na symptoms na meron sa buong family, the rest lahat ng negative. And sobrang thankful ako kay God kasi hindi niya kami pinabayaan na at doon mo makikita kung sino talaga yung mga nagmamalasakit sa iyo at kung sino talaga yung nagmamahal sa pamilya niyo. And I would like to thank everyone in behalf of my mom, my kuya, my little brother, and especially me, sa lahat po ng mga nagpadala ng mga food, sa mga nagtatanong kung may ipapabili kami, and yung mga nagpipresinta po na magdala ng mga pagkain at bumili ng mga necessities namin dahil hindi nga po kami makalabas. So sobrang thank you po sa inyong lahat, and hindi man namin masuklian yun ng katulad ng pagbigay niyo sa amin, ay we pray na si Lord na po yung bahala mag-bless sa inyo. So for now, I would like to share in regards to COVID. Alam niyo naman na pataas na ng pataas yung cases ngayon, and I would not deny the fact that I should blame the government for this. We take part dahil kasalanan din naman natin to, dahil minsan labas talaga tayo ng labas. But yung mga nagsasabi kasi na sumunod na lang, nandun sila sa pwesto na you are privileged, you have your own means. May mga bagay ka na kaya mong gawin or kaya mong mag-survive. And meron tayong isa sa mga part ng lipunan na kailangan makipagsapalaran kasi walang bubuhay sa family nila. So they have to endure all of the sacrifices and then the danger na nandyan sa harapan nila. So guys, if you are experiencing a flu-like symptoms or yung trangkasong symptoms, wag nyo nang kalimutan na magpa-check. Hindi naman masama na ipa-check mo yung sarili mo kasi maraming pwedeng madamay. Ikaw, family mo, mga nakapalibot sa'yo. Alam ko andyan yung stigma, and hindi natin makakaila na mahuhusgahan ka ng ibang tao dahil sino nga ba naman? Filipino. We all know na Filipino ganyan talaga. Yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi dapat natin sila husgahan or hindi. May mga naririnig kami, of course, na kami daw may COVID, pero hopefully, thankfully, not hopefully, thankfully wala. Hindi maganda pakinggan na kung sino pa yung mga taong nakapalibot sa'yo, sila pa yung unang-unang magkakalat ng rumors or hearsay na ganyan. Sa tingin ko, kung ikaw yung maka-experience, hindi mo masasabi na hindi mo mailalagay yung sarili mo sa sitwasyon na yun hanggat hindi mo yung nararanasan. Siguro yun lang yung gusto ko iparating sa lahat, na hindi dapat natin ikahiya kung nagkaroon man tayo ng quarantine period or if we ever acquired the virus. Kasi who to blame? Wala eh. Nag-umpisa yung virus ng hindi natin alam, maraming namatay, and you are still here. May mga precautionary measures, may mga gamot, may mga care, may standardized protocols and cares nang naipatupad ang hospitals, not the government, para matugunan yung COVID. Pero sa mga nagdududa dun sa vaccine, huwag kayong magdududa sa vaccine kasi medical professionals ang nagtest niyan. Hindi yan minadali. Although yung iba nagsasabi, yes, na it's too fast para makabuo ng isang bakuna, pero marami nang nakapag-try. And hindi natin mapagkakaila na mayroon talagang fake news sa social media na napaka-influensive ng social media dahil syempre, doon nagkakalat ng mga balita. Yun lang yung gusto ko iparating sa inyo guys, na sa naranasan ko, much better na first, alamin mo sa sarili mo kung ano yung mga nararamdaman mo. Do not forget to check the COVID symptoms. Second, if meron kang nararamdaman, might as well report yourself to a hospital. Magpa-check ka na agad. Third, quarantine yourself hanggat walang resulta.
Fourth, if ever kung ano man yung result, kung negative man, then continue to quarantine yourself until 7 days. Up until 14 days. Then tsaka ka lumabas. Or if positive, report yourself to LGU. Dahil kung itatago mo yung case mo, maraming madadamay. Instead na ma-prevent na natin yung pagpasa ng virus, iikot at iikot lang yan sa maraming tao at lalo lang madaming madadamay. So that is our COVID story. So if hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, do not forget to like, comment, share, subscribe, and hit that notification bell para updated ka rin sa lahat ng ating videos. So kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below para ma-notice ko kayo. And then, do not forget to follow me on my social media accounts. For Facebook, John Harvey Alalay. For Instagram, John Harvey. TikTok, John Harvey 3. And of course, this YouTube channel, John Harvey. So, thank you and see you again on my next video. Bye!